أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وعليه نتوكل. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga anak, alhamdulillah, dahil patuloy tayong binibigyan ng Allah ng pagkakataon na makapagbigay ng usaping pangpuso sa buwan ng mga puso, sabi nga nila. At hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga magulang na nanonood sa atin ngayon ay maging gabay ito para gabayan nila yung kanilang mga anak, for them not to engage in haram relationship. At syempre yung mga youngster, yung mga kabataan, yung mga estudyante, yung mga talibat, yung mga young adult, young professional na wala pang asawa, no? Naway pangalagaan kayo ng Allah. Pakinggan nyo kami mga anak, dahil inshallah itong series na ginagawa natin sa buwan ng Pebrero ay magiging makabuluhan sa lahat ng mga taong ayaw talagang mahulog sa haram na relationship. Mga anak, ang topic natin ngayon ay katanungan, bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba ang pag-ibig, ang usapang puso, ang pinakamahirap na pagsubok, no? Nakakaharapin ng mga tao sa mundong ito, diba? And naniniwala ko, both the Muslim and non-Muslim, lahat ito ay nahihirapan sila. Pag na-inlove na ang isang babae, ang isang lalaki, nako, talaga namang ang sabi nila, love conquers all. Wala na silang pakialam, no? Sasasabihin ng iba, kung ano yung dignity ng mga magulang, importante, basta kung ano yung gusto nila, gagawin nila. Wanaudubillah, pangalagaan na wakil ng Allah. Mga anak, bakit ko sinabi na ang pag-ibig ang pinakamahirap na pagsubok sa mundong ito? Sabi ng Allah sa banal na Quran, وَقَصُسِلْ قَصَسَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Alam niyo ba mga anak, na ang banal na Quran ay binubuo ng iba't ibang chapter. At sinabi ng ibang mga ulama, 1/4 daw ng Quran ay tungkol sa istorya. وَقَصُسِلْ قَصَسَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ang mga istoryan ito na nangyari in the past, from the Adam alayhi salam, no, up to pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lahat ito ay inilagay na story, no, hindi telenovela, istorya galing sa Allah sa pamamagitan ng Jibril alayhi salam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa ating banal na Quran, no, na ito ay nilagay ang istorya ito, la'allakum yatafakkarun, para mag-reflect tayo, for us to learn, no, from these stories. Mga anak, bakit nga ba ang pag-ibig ang pinakamahirap? Maniniwala ba kayo? I was really shocked nung may isa kong estudyante na doktora. Sinabi niya, hindi ba kakakasabi niya ganon, kung ang kibar at inggit ang unang kasalanan na nangyari sa langit na naging dahilan para mahulog sa makalabas ng paraiso ang iblis o ang demonyo, ano-ano naman ang kasalanan ng unang nagawa sa mundong ito? Sabi ko, pagpatay ng tao, krimen, di ba? Killing. Al-qatl. Ang pagpatay ng tao. Okay, sabi niya, kaka, bakit pinatay ni Qabil si Habil? Yung dalawang anak ni Adam alayhi salam, bakit nga ba pinatay? Alam nating lahat, pinatay niya dahil maraming dahilan. Una, mas tinanggap ng Allah yung sakripisyo ni Habil kaysa sa kay Qabil. Pero bakit kumantong sa punto na kailangan patayin niya ang kapatid niya? When the moment, anak, when the moment na magdesisyon ang Allah subhanahu wa ta'ala noong panahon ng Adam alayhi salam na ang kapatid ni Qabil na napakaganda ay pakakasalan ni Habil at ang kapatid ni Habil ay papakasalan ni Qabil. So, dahil hindi matanggap ng Qabil na pati ba naman pagdating sa babae, mananalo ka pa? Ikaw ang magbabayari ng pinakamaganda? Okay. Habil, I will kill you. So sabi niya, isn't it na baka ang dahilan kung bakit nakapatay o nakagawa ng karumal-dumal na krimen si Qabil ay dahil sa pag-ibig. And then, biglang natulala talaga ako, sabi ko, oh, ano? Parang pag-ibig nga ang dahilan. Anyway, ano man ang dahilan, alam natin lahat na isa sa dahilan kung bakit niya napatay ang kapatid niya ay dahil sa babae. Because of love. So, meaning, nakapatay ng tao, the first crime on earth, nakapatay ng tao si Qabil dahil sa pag-ibig.
Subhanallah. Naway, ilayo kayo ng Allah mga anak. Dahil ilan ang kabataan, ilan ang babae, ilan ang lalaki na nakapatay sa ngalan ng pag-ibig. Napakadami anak. Alam mo, pag inano mo yung research, according kay NBI, according kay FBI, libo-libo mga tao ang pumatay ng dahil sa pag-ibig. Very famous anak. Bago natin pag-usapan yung very famous sa Quran, Christina Onassis, and she is the daughter of Aristotle Onassis, isa sa pinakamayamang lalaki sa Europe. At napangasawa niya si Jacqueline Kennedy, na asawa ni John Kennedy, na very famous na president sa ano ba to, sa Amerika. So may anak siya na nag-iisa, dahil namatay yung isang anak niya, na nagpagbana ng kanyang billions na euro. At ito si Christina Onassis. At nagpakamatay anak si Christina Onassis, very famous sa babae ito, in the name of love. Wala siyang, nagmamahal siya ng paulit-ulit ng iba't ibang lalaki, pero at the end of the day, nabibigo siya. Diba? Naramdaman niya na walang nagmamahal sa kanya, kaya siya ay nag-suicide. Isang katutak din anak, ang nagpakamatay, milyon na babae at lalaki ang nagpakamatay na dahil sa pag-ibig. Very famous, bakit ko sinabi, na ang pag-ibig, wa na'udhu billah, ang pinakamahirap na haharapin ng isang tao is si Zulaika. At alam nating lahat kung ano ang ginawa ni Zulaika. Like, siya ay isang babae na binigyan, isa siya sa pinakamagandang babae sa Euro, sa Egypt. Ang asawa niya ay Al-Aziz, with all the crown and glory, with all the fame and power, kompleto na si Zulaika. In fact, kinainggitan si Zulaika ng kanyang kapwa kababaihan na asawa rin ng Al-Aziz o asawa ng mga elite, mga milyonaryo sa Egypt. Bakit? Kasi napakaganda ni Zulaika. So, pare-pareha silang asawa ng mga elite, pero iba ang kagandahan ni Zulaika. Pero isipin mo, sa ngalan ng pag-ibig, no? Nang mapalaki niya si Yusuf alayhi salam, alam natin to lahat, lumaki sa kanya si Yusuf alayhi salam, pinipigilan niya na huwag magmahal, huwag mahulog ang kanyang damdamin sa Yusuf alayhi salam, pero sino ba naman ang hindi mai-inlove sa Yusuf? Right? Sa kanyang katangi-tanging kagandahan ng mukha, kagandahan ng pangangatawan at kagandahan ng puso. Hindi ka talaga makaka-resist pag nakita mo ang Yusuf alayhi salam. In fact, sinabi ng Quran na nang ipunin ng Zulaika ang mga marites sa Egypt, mga chismosa sa Egypt. The moment na makita nila yung Yusuf alayhi salam, ano yung unang sinabi? Hasha lillah. Oh, ya Allah. No? Proteksyonan mo kami mula sa taong ito. Bakit? Kasi he is absolutely perfect. And then, automatically, unknowingly, unintentionally, hindi nila alam, pinuputol na nila ang daliri ng kanilang mga daliri. So, anong sinabi ng Zulaika? Ngayon nyo lang nakita, naputol nyo ang daliri nyo. Ako, araw-araw kong kasama ang lalaking ito. Diba? Totoo, inakit ko siya. Totoo, gumawa ako ng mga pamamaraan, ng plano, para gumawa ng kahanayan sa Yusuf. Pero hindi niya ako pinatulan. So ano ang ginawa ng Zulaika? Just imagine ito, bago natin pag-usapan ang ating magandang topic. Ano ang ginawa ng Zulaika, mga takulakan? Ganito katindi ang mangyayari sa babaeng sinunod niya ang kanyang napsuhawa. Right? Sabi ng Zulaika, innan nafsa la amaratum bisu illa man rahima rabbi. Right? Katotohanan sabi ng Zulaika na itong napsuhawa, kapag sinunod mo, itong nararamdaman mo na love, itong nararamdaman mo na pag-ibig, di ba? Sa opposite sex, la amaratum bisu, wala siyang iuutos sa iyo maliban sa kasamaan. Bakit? Ano ang ginawa ng Zulaika? Ang unang ginawa ng Zulaika, syempre pinipigilan niya ang kanyang sarili. Pero hindi niya mapigilan kasi araw-araw niyang makikita, nakatira sila sa isang mansion kasama ng Yusuf alayhi salam. Napakabait ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Biglang bumagsak sa pagsipagsubok ang Zulaika. Anong ginawa niya? Wagalak katil abuwa buwakalat hay talak. Isinarado niya ang pintuan. Gumawa siya ng napakalaking plano. Yung kwarto daw ng Zulaika ay bago ka makapalasyo kasi ito eh. Minister ang kanyang asawa. Bago ka makapasok sa kwarto ng Zulaika, may pitong pintuan. Kasi nga kwarto ito ng isang queen, right? O isang prinsesa ng Egypt. So, wagalakatil abuab, wakalat hay talak, no? Sinaraduhan niya yung pitong pintuan papunta sa kanyang
kwarto. Nang makapasok ang Yusuf, isa-isa niya sinaladuhan. At inakit niya ang Yusuf with all her beauty and charm. Inakit niya, at dahil sa dahil sa sobrang kagandahan niya, at nagsabi siya ng, "Hay talak, halika ya Yusuf, pumasok ka, lumapit ka sa akin." At sa sobrang kagandahan ng Zulaika, sabi ng Quran, "Walakad hammats bihi wa hamma biha." Meaning, matindi ang pagnanasa, ang nararamdaman ng Zulaika sa Yusuf. At dahil ang Yusuf alayhi salam ay hindi malaika, siya ay isang teenager, wala pang 20 years old, mapusok na katulad mo, wahammats biha, nakaramdam din siya ng pagkalalaki towards Zulaika. No, halos matangay ng Zulaika ang pagkalalaki ng Yusuf alayhi salam. Pero, Allah show him the sign. Dahil siya daw ay isang napakabuti at napakalinis na creation ng Allah. Siya ay propeta ng Allah, kaya hindi siya pwedeng madungisan. At ang ginawa ng Yusuf alayhi salam, wastabaqal bab. Nagmadali ang Yusuf alayhi salam sa pintuan kasi gusto niyang lumabas nang makita niya ang panatandaan ng kanyang Panginoon. Pero hinabol siya ng Zulaika. At wakadat kamisahu min dumur. At ang ginawa ng Zulaika, no, pinilit siyang habulin ang Yusuf alayhi salam at pinigilan niya ang Yusuf, hinawakan niya sa likod at napidlas ang kanyang t-shirt, ang kanyang kasuotan. So, ibig sabihin, paano naputol ng Zulaika ang kasuotan ng Yusuf? Ganoon kalakas ang pagnanasa na ginawa ng Zulaika. It's like, pinaghirapan ko to, pinlano ko to ng ilang taon, tapos biglang hihindian mo ako? Sinigurado ko na wala dito ang asawa ko, kausap ko ang lahat ng aking mga nani, and then biglang tatalikuran mo ako sa sobrang pagnanasa, naputol, no? Or napiglas ang damit ng Yusuf sa likod. So isipin mo mga takulakan, hindi lang doon nagtanda, hindi lang doon nagtapos ang ginawa ng Zulaika. In fact, no, gumawa siya ng napakalaking dinner date para sa mga marites sa Egypt. Inipon niya ang lahat ng mga chismosa dahil pinag-usapan siya sa buong Yusuf. Yung Zulaika, yung Zulaika, yung Zulaika. Yung babaeng kinainggitan natin, na-inlove daw sa kanyang anak-anakan. With all the bad things na sinasabi ng mga marites sa Egypt, ano ang ginawa ng Zulaika? Gumawa siya ng dinner. Binigyan niya na paisa-isa ng, paisa-isa ng kutsilyo at mga prutas ang mga babaeng marites na ito. And then sabi niya, Yusuf, yan lang, lumabas ka. Lumabas ka sa kanila. At yung sinabi ko kanina, anong sinabi ng mga taga ng mga babaeng ito? Wakul na hasha nila. Sinabi nila, Ya Allah, no, proteksyonan mo kami mula sa lalaking ito. Inna hadha, illa malakong karim. Katotohanan na ang lalaking ito ay hindi tao. Siya ay isang karangal-dangal na malaika. La hawla wala kuwata ila billah. At hindi lang doon nagtapos. Anong sinabi ng Zulaika? Oo, ito ang lalaki na inakit ko. Ito ang lalaki na mahal ko. Ito ang lalaki na dahilan kung bakit niyo ako chinichismis. Ngayon niyo lang nakita, naputol niyo na ang inyong mga daliri. Ako pa kaya na araw-araw kasama ko ang Yusuf. At she proclaimed, wala in lam yaf'al ma amaruhu. Kapag hindi niya ginawa, ang gusto ko, ang ipinag-uutos ko sa kanya because he is my slave. Right? Alalahanin mo, binili ng Al-Aziz ang Yusuf alayhi salam. Wala in lam yaf'al ma amaruhu, la yasjudanna na wala yakunan na minas sagirin. Surely, sabi niya, paparusahan ko siya. At ilalagay ko siya sa kulungan para mapabilang siya sa mga maliliit. Pero, ano ang sinabi ng Yusuf alayhi salam? Ang sabi ng Yusuf alayhi salam, sabi niya, Qalat rabbi sijno ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. O Panginoon ko, mas nais ko pa na maging sagiron. Ang maging ibilang ang sabi niya sa mga maliliit at mailagay sa kulungan. Di ba nang pagbintangan ako na masamang tao, wag lang akong makagawa ng zina. Wag lang akong mag-response sa Zulaika. Mga anak, ganyan katindi ang pwedeng magawa ng mga babae kapag umaapaw ang nararamdaman nilang pag-ibig kuno sa isang lalaki. Kaya naman mga atakulakan, kung ang pag-ibig ang pinakamahirap na pagsubok na maaring tahaki ng isang estudyante, ng isang professional, ay, mind you, nakita mo yan sa sarili mo,
nakita mo yan sa kaibigan mo. Kung hindi mo nakita sa sarili mo, sa kaibigan mo, nakita mo yan sa mga kamag-anak mo na na-in-love. Kung paano nila kinalimutan ang kanilang pagkababae, ang kanilang pagkatao, ang kanilang haya, ang kanilang iman, ang kanilang pamilya, ang future niya. Ilang babae ang akala ng tatay niya nagtatapos ng Bachelor of Accountancy. Kinabukasan ang natapos niya, Bachelor of Baby Making. Mga anak, wa na'udhu billahi min dhalik, ilayo kayo ng Allah sa haram na relationship. Ang pag-ibig sa umpisa, lahat tayo nakaramdam ng unique feeling kapag meron kang crush nung ikaw ay elementary. Nung ikaw ay high school, iba na naman ang crush mo. Pero huwag mong i-entertain ang nararamdaman na ito. Dahil lilipas lang ito. These are all temporary emotion. All temporary feeling. Iba ang gusto mo sa elementary, iba ang gusto mo sa high school, iba ang gusto mo sa college. Iba ang gusto mo kapag nag-settle down ka na. So dapat, ang nararamdaman mo na opposite sex attraction ay maging bahagi na lang ng mga inspirasyon mo sa buhay bilang isang tao. Never ever allow this love na maging apoy na susunog sa pagkatao mo. Huwag mong hayaan na lunudin ka ng pag-ibig na ito. Diba? Huwag mo siyang gawing oxygen dahil ito ay carbon dioxide. Hanggat hindi kayo nagkakaroon ng asawa na halal, everything that you feel is a carbon dioxide. So dapat i-exhaust. Diba? I-exhaust mo siya, hindi mo siya i-inhale. Huwag mong ilagay sa utak at sa puso dahil ikaw ay mabubulag. At kapag nabulag ang isang babae, wala na siyang marinig kapag siya ay nabingi. Wala na siyang makikita kapag siya ay nabulag. Isang katutak ang babae, sabihan mo yung kaibigan mo, yung best friend mo. Besh, bakit, na, ano, narinig ko yung boyfriend mo, may narinig ko mang iba. Oh, sinisiraan mo, bulag, ayaw makinig, bingi, ayaw, hindi niya makita ang katotohanan. Besh, sa palagay ko mayabang ang naliligaw sa'yo. Oh, naiingit ka lang. Hindi talaga makarinig at hindi makakita dahil sa bulag. At ang bulag is hindi ang bulag na mata. Love is not blind itself. Ang sabi ng Allah, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. It is not the eyes who is blind, but it is the heart within the breast. Itong puso na ito, nanilason mo sa pamamagitan ng mga haram na pakikipag-chitchat, haram na pag-video call, haram na pagkikita, date one up to papunta ng zina, ito at ako layakan ang poison na nilalason niya ang mabuti mong puso. Kaya naman ang Islam, with His perfect, no? Yung perfect na religion natin, yung Allah subhanahu wa ta'ala na nagmamahal sa atin, umpisa pa lang anong ginawa niya, binlak na niya ang haram relationship. Umpisa pa lang, binlak na niya. In fact, ang sabi niya, wala takrabul zina. Huwag kayong lumapit sa zina. For example, ito yung daan patungo sa zina. Ayaw ng Allah na lumapit ka dito sa daanan na ito. Ayaw niyang lumapit ka sa daanan na ito. Kung ito yung daanan, may daanan dito, may daanan dito. Ang gusto ng Allah, doon ka na lang sa pinakamalayo. Don't go near, no? Doon sa zina. Hindi niya sinabi na wala yaznun. Hindi niya sinabi na wala tazino. Huwag kayong magzina. Sabi niya, wala takrabun zina. Huwag kayong lumapit sa pintuan ng zina. The door of zina itself is blocked by Islam. Dahil alam niya na walang babae na nahumigan ng libre kung siya ay nasa matay ng pag-iisip. Lahat sila ay nag-umpisa sa hi and hello, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Right? Naging magkaibigan, nagkita, nag-date, and then nag-zina. Walang babae, kahit mismo yung babae ay spaghetti pataas sa baba. Kahit sabihin mo pa na siya ay estudyante na walang kaalaman sa Islam, walang babae sila ulo na higa sa isang lalaki na hindi niya asawa. Dahil likas sa babae na mahiyain. Likas sa babae na may takot. Pero bakit nawala yung hiya at haya? Dahil ang mga babaeng ito at mga lalaki ito ay binubuksan ang pintuan ng zina. Right? Innahu sa'at mustakara wa... ano sabi ng Allah? Wala yaznun. Huwag kayong magzina. Ang tunay na pinakamaganda at kasama sa karakteristik ng isang mananampalataya, isang muslima, isang babaeng hijabi, isang munakiba, ay hindi yung pagninikab lang niya at pag-hijab niya. Kung hindi, wala yaznun. Hindi ka lang magtutob at magiging ustad at magiging hafiz. Kung hindi dapat ang panatandaan mo, not the title, but wala yaznun. Hindi ka mag-i-engage into zina. Innahu sa'at mustakara wa muqama. Right? Dahil ang pagzizina ay talaga namang nakakahiya
karumalduman, nakakadiri na gawain ng isang taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay paparusahan ng Allah ng dobleng parusa sa kabilang buhay. Bakit? Dahil nakikipag sexual relationship ka, nagkakaroon ka ng premarital sex sa isang lalaki na hindi mo kaano-ano, hindi mo asawa. Alam ng Allah na pwedeng niloloko ka ng lalaking yan. Kaya umpisa pa lang sinasaraduhan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng lahat-lahat ng pintuan ng zina. Hindi dahil istrikto ang Islam. Hindi dahil ang Islam ay hindi nakakaintindi sa nararamdaman mo. Kung hindi ang Allah, alam niya kung ano ang kahinaan mo. Ikaw na babae na mapusok, marupok, advance mag-isip, inuutulang na lalaking yan, alam niya na mahina ka, kaya isinasarado niya ang pintuan ng haram relationship. We don't practice courtship before marriage. We practice courtship after marriage. Dapat nililigawan tayo, sinusuyo tayo, ipinaparamdam ng mga asawa natin na mahal tayo pagkatapos ng kasal. Not before kasal. Dahil walang garantiya na ikaw at siya ay magiging mag-iisang buklod o magiging mag-asawa. So mga atakulekan, amazing talaga ang Islam. Sabi ko nga, nais niyang i-block mo ang lalaki niyan. So ano ang gagawin mo para hindi mo maging katulad ng Zulaika? Ano ang gagawin mo para hindi mo maging katulad yung mga taong nagpakamatay na dahil sa pag-ibig? Ano ang gagawin mo para pumasa ka sa mahirap na pagsubok ng buhay? Kasama ito ng buhay natin. Wala tayong magagawa. Babae ka, gusto mo ng lalaki. Lalaki ka, gusto mo ng babae. Right? Kabataan ka, mapusok ka. Gusto mo ng asawa. Mga anak, this is our humanity. Pero ikaw ay hindi normal na babae. Ikaw ay isang babae na maranaw na may takot sa Allah. Ikaw ay isang Magindanao na maranaw, Magindanao na babae na naniniwala sa Jannah at Jahannam. Ikaw ay isang precious na Muslima na tausog. Ikaw ay balik Islam na ginabayan ng Allah. Kakaiba ka sa lahat ng babae. You are the most precious thing. So anong gagawin mo? I-block mo na at akulayakan ang lalaking yan. Ngayon pa lang, i-block mo na siya. Dahil ano ang mangyayari sa iyo kung in love ka and then you will add the fuel. In love ka and then umiinit ang katawan mo. Hindi mo mapigilan ang napsu hawa mo. Dahil gusto mo na makasama mo ang mahal mo. Ano ang mangyayari sa iyo kung nagdadagdag ka ng gasolina sa nararamdaman mong apoy? Sasabog ka at akulayakan. Hindi mo makakayanan ang fitna. Kaya napakadami ng babae na gusto lang makipagkita sa boyfriend niya at the end of the road nagzina sila. Bakit? Kasi sabi ng Allah subhanahu ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawat pag-uusap ng lalaki at babae, anytime, by phone, by video call, any relationship na mayroon ang lalaki at babae na hindi sila mag-asawa at hindi mo tatay, hindi mo uncle, hindi mo pamangkin, hindi mo anak, the third party is Shaitan. So mismo yung first cousin mo, kapag nag-uusap kayo na lalaki ka, babae siya, or babae ka, lalaki siya, the third party is Shaitan. So, pinapainit ng Shaitan ang katawan mo. Akala mo love ang nararamdaman mo, but actually it is lust. Sabi ng science, nasabi ko na to dati, hindi ko to sinabi. Sabi ng science, every time na nag-uusap ang lalaki at babae, research na ginawa ng mga psychologists, naglalabas ng progesterone ang lalaki. Nakakaramdam ng pagkalalaki ang babae, ang lalaki. At naglalabas ng testosterone ng lalaki, progesterone ng babae. Nakakaramdam din ng pagkababae ang babae. Kaya kilig-kilig factor yung babae kapag nakikipag-usap sa lalaki because of the hormones that is released from our body, both the testosterone sa mga kalalakihan at progesterone sa mga kababaihan. So isipin mo anak, kung sa February 14, ibibilang mo ang sarili mo sa mag-celebrate ng Valentine's Day. Dahil mansarin ninyo, dahil anniversary ninyo, dahil nagmamahalan kayo, dahil hindi kayo mapigilan, dahil ang apo ay sumasabog na, dahil hindi ka makahinga, dahil mahal na mahal mo nga siya, at naniniwala ka na papakasalan ka niya, at magkikita kayo ngayon, uli kaya bukas, uli kaya sa February 14, at nagkataon na hormonal ka. Wallahi al-azim at akulakan, without the mercy of Allah, ibibilang mo ang sarili mo sa mga babaeng, punong-puno ng, ano, ng progesterone at pagising, wala na ang kanyang pagkababae. So protect yourself. Dahil hindi biro ang ma-inlove. Kaya i-block mo na ang lalaking yan. I-block mo na siya ngayon at akulayakan. Kahit kung talagang magiging tatay siya ng anak mo, walang makakapigil sa gusto ng Allah.
I-block mo man siya o hindi, papakasalan at papakasalan ka niya. Right? May isa akong kakilala na ukti. Nung hindi siya kinabayan ng Allah, matagal silang mag-boyfriend ng boyfriend niya. Pumunta siya ng Saudi, and then, hinintay siya ng lalaki. Totoong nagmamahalan sila, hindi yung mga chit-chat na ginagawa ng mga kabataan ngayon. Totoong mahal na mahal siya ng lalaki. Pero, pagbalik niya mula sa Saudi, nakilala niya kami sa Mujadila. And then, natarbiya namin siya for how many months. And then, na-realize niya that she engaged in haram relationship. So, anong ginawa niya? Nakipag-break siya sa lalaking ito. As in, kinat niya, binlock niya, lahat, cellphone for the sake of Allah. Sabi niya, kaka, hindi ko napapayagan na mahulog ako sa haram relationship. Oo, mahal na mahal ko siya. Pero ginabayan ako ng Allah, mas mahal ko ang Allah. So, immediately, she cut everything. Nang umuwi siya ng Marawi, after almost a year, ang lalaki sinusuyo ang mga magulang niya. Ang lalaki sinusuyo ang mga kapatid niya. Ang sabi nila, wala kami magagawa. Ayaw na niya. Ayaw na niya. Dahil gusto niya ng halal na relationship. Sabi niya, magpapakasal ako. Ayaw rin niya sa'yo. Pero dahil nakita ng babaeng ito, itong ukti na to, na tunay na sinsiro ang lalaking ito, na tinatanggap niya na mali ang haram relationship. At anong reward na ibinigay ng Allah sa ukti na ito? Pinuno ng Allah ng pagmamahal ang lalaking ito dahil minahal niya ang Allah. Itinakwil niya ang pinaka most beloved sa kanyang puso. Pinili niya ang Panginoon niya. Binusog ng Allah ng pagmamahal ang lalaking ito na boyfriend niya na nag-break sila at nasiraan siya ng ulo almost na hindi niya mapangasawa si ukti. So dahil nakita ng ukti na sinsiro ang lalaking ito at nagbago ang lalaking ito, sila ay naging mag-asawa ngayon. So isipin mo anak, ano ang gusto mo? Ito ang tanong ko sa iyo. Ano ang gusto mo? Kung sakasakali na ang lalaking yan ang magiging tatay ng anak mo, tanungin mo ang sarili mo. Anong gusto mo? Maging asawa mo siya sa halal na pamamaraan katulad ni ukti? O maging asawa mo siya sa haram na pamamaraan? Walang makakapigil sa kadar ng Allah. Kung kayo, kayo. Kung hindi kayo, hindi kayo. Kahit magzina pa si ukti at saka si brother. Kahit ano pang gawin nila na run away to another galaxy. Once Allah said, hindi kayo, hindi kayo. Ano man ang gawin nyo na chit-chat o haram o whatever na lulunin mo ang sarili mo. Sa ikaliligay ng sarili mo. Once na mag-desisyon ng Allah na hindi kayo, hindi kayo. Pero itong si ukti, isipin mo lang. Dahil sa ginabayan siya ng Allah, nakuha niya ang tatay ng mga anak niya sa halal na pamamaraan, pinatunayan niya sa Allah na mas mahal niya ang Allah kaysa sa lalaking minamahal niya. So nakuha niya ang lalaking ito sa halal na pamamaraan at minahal sila ng Allah dahil ginabayan ng Allah ang lalaki na dahil sa kanya. Ngayon, alhamdulillahi rabbil alamin, hindi man perfect ang buhay nila, pero ibinibilang na sila ng Allah sa mga mag-asawa na ang sentro ng kanilang pamumuhay ay kung paano maglalas and forever ang pagmamahala nila, that is to enter Jannah para sila ay magkasama sa Jannah to Firdaus sila Allah. What is an amazing decision? So at ako lakan, wala kang mapapala kung patuloy kang makikinig sa boyfriend mo. Wala kang mapapala kung patuloy kang mag-chitsat. Wala kang mapapala kung patuloy kang gagawa ng mga haram. Kaya i-block mo na yan at akulayakan. Pagkatiwalaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi ladim, kung kayo ay kayo, kung kayo ay kayo, kung kayo ay kayo. At walang makakapigil doon. Wala mang pera ang lalaki niyan o may pera kayo at kayo sa bandang huli. So, mag-detox ka na at akulayakan mula sa haram relationship. I-break mo na siya. Mag-cool off ka muna. No? And then, I really suggest na mag-deactivate ka muna sa Facebook para magkaroon ka ng peace of mind, para ma-realize mo kung gano'n ba siya kamahal. Yung intensity na nararamdaman mo kapag kausap mo siya at intensity na nararamdaman mo kapag walang relationship. Umutan niya ang kanyang beauty, ang kanyang fame, ang kanyang crown, ang kanyang glory, ang kanyang power, no? At ang dignity ng kanyang pagkatao at ang kanyang asawa. Kilalimutan niya ang lahat ng ito sa ngalan ng pag-ibig. Kung ayaw mong ibilang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga babaeng katulad nito, then ngayon pa lang ay makipag-break ka na sa boyfriend mo. Inshallah, kaya mo ito at ako. Wala pa namang namamatay na nakipag-break sa kanyang sa kanyang boyfriend sa pamamagitan ng takot sa Allah, sa pamamagitan ng tamang desisyon, sa pamamagitan ng pagbabalik ng sama. Wallahi al-azim,
Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaka shay'an lillahi aw wadallahu khayran min aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino man sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang iwanan niya, ano, ang haram relationship lillah, para lang sa Allah, yung mga bagay na gustong-gusto niya, iniwanan niya para sa Allah. Ano sabi ng Allah? Awadallahu khayran min. Darating ang momentum na papalitan ng Allah ng mas maganda, mas kaaya-aya, mas masaya, mas baraka na pamumuhay ang bagay na iniwanan mo na haram para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak, sabi ng Jibril, ahbib ma sha'ata fa innaka mufarik. Ito ang advice ng Jibril alayhi salam sa Rasul sallallahu alayhi salam. Umibig ka, magmahal ka ya Rasulullah. Diba? It's okay na magmahal ka. It's okay na makaramdam ka ng pagmamahal sa mga asawa mo. Fa innaka mufarik, huwag mong kakalimutan ya Rasulullah na maghihiwalay din kayo. So mismo asawa, nagbigay pa rin ng pabalaang Jibril. Fa innaka mufarik, don't attach too much, no, your feelings to your wives. Kasi balang araw maghihiwalay kayo. E ano pa kaya kung boyfriend-girlfriend relationship? Ni wala kang pinanghahawakan. Wala kang pinanghahawakan, ni wala siyang commitment sa iyo anak. Ang commitment lang niya sa iyo, I love you. Babes, hindi ako makatulog. Babes, hindi ako, ikaw alam man ang panaginip ko. That's all. Wala kang pinanghahawakan anak. Ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May asawa, may commitment, may responsibility. Halal na mahalin niya ang Khadija, ang Aisha, ang Zainab and so on and so forth. Pero nagbabala ang Jibril, fa innaka mufarik. Mag-iwali kayo ya Rasulullah. So don't attach too much your heart to your wives. Right? Instead, gayahin natin ang isang ukhti, pinili niya ang Allah subhanahu wa ta'ala more than her own feeling, and she break, no, the most beloved man in her life throughout, no? Sabi nga niya, college pa lang sila, mag-boyfriend na sila. Diba? Tapos, nagtrabaho sa Saudi, mag-boyfriend pa rin sila. Napatunayan yan, proven and tested. Hindi siya ipinagpalit ng lalaki. Pero pinutol niya para sa Allah. Ano nangyari? Nakuha niya ng halal at ngayon ay namumuhay ng maayos at inshallah na way magkita-kita sila at tayong lahat kung sa Jannah of Firdaus sila Allah. At bigyan tayo ng Allah ng everlasting baraka relationship with your future spouse, at kami naman may mga asawa na naway bigyan ng baraka ng Allah yung aming pagmamahalin for the sake of Allah. Nang sa kanon ay ibilang tayo ng Allah sa mga taong masasaya at matagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Mga anak, kung sa palagay mo ang video na ito ay makakabigay ng reminders sa mga kaibigan mo at mga kamag-anak mo, please share this video. Walilahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.